Amen. Pray, brethren, through our sacrifice and be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May these oblation, O Lord, we pray, cleanse and renew us, and may it become for those who do your will be the source of eternal rewards. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks.
Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, through Christ our Lord, for out of compassion for the waywardness that is ours, He humbled Himself and was born of the Virgin by the passion of the cross. He freed us from the unending death, and by rising from the dead, He gave us life eternal. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end, we acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created lightly gives you praise. For through your Son, O Lord Jesus Christ, and the power of the working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice will be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of our Lord Jesus Christ, on whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing. Broke the bread, gave to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once, and giving you thanks, he said a blessing, gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood of the new and everlasting covenant, which will be shed for you and for the many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of His saving passion of your Son, His wondrous resurrection, and ascension into heaven, as we look forward to His second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Lord, we pray upon the oblation of your church and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself.
Grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, our spouse, with the blessed apostles and glorious martyrs, Saint Martin the Porteous, and all the saints, and whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servants, Francis, Benaventura, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion and merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy you forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through him, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. That we may surpass the Pharisees and the scribes in following the footsteps of our Lord Jesus Christ, because we follow the rule with love. As we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will,
who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Thank you.
Tumuhod po ang lahat para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinaas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakaranas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggalin sa galit at puot na kanilang nararanasan, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng hangaring makiganti, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa aming sugatang lipunan na iniligaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito, Panginoon, hilumin niyo ang aming nagdaramdam na kalooban. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Ulitin po natin, sa kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para magkaroon ng karunungang makita ng karukhaan, kawalan ng katarungan, at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan para ang patnubay at habag ang aming daan upang maigsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagsundo. Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan para sa inspirasyong baguhin ng lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng habag, lahat po tayo. Ama ng habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kami katulad niyo, kahit sa mga taong nadudulot sa amin ng sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti, at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit, hindi niyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayun niyo sa bayan ng Pilipino mula sa pangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo o ng Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit.
Having led upon these heavenly delights, we pray, O Lord, that we may always long for the food by which we truly live. Through Christ our Lord. Amen. Kapon po ay pinagdiwang natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. At kakibat po nito ang pandaigdigang araw ng mga masakit. So, ibinadalangin natin ang patuloy na pagpapalakas para po sa ating ministeryo, para sa mga may sakit, yung ministry of family, on health. So, sana po ay mapalakas natin, lalo-lalo na, natin yung programa natin para sa pag-aalis ng sakit na TB. Yung mapalakas din natin yung ating blood gem. Sana po ay ma-maintain natin sa pamagitan ng ating pamablood gem na ginagawa natin twice a year. Sana po ay makapag-isip pa tayo ng mga programang pangpastoral para po sa mga may sakit. At sana rin po yung ating group, yung cancer group, ay may ayos din natin. Pero bahagi po, no? Isa po sa mga palagi nating binibigyan ng pansin ay yung ating araw ng Webes na itinalaga natin para sa panalangin sa mga may sakit. Mula 7 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock in the evening ay tayo nagtatanong sa Banal Sacramento sa altar for the intention especially of the sick at sa lahat ng mga nag-aalaga sa mga may sakit. And then 7 o'clock ng gabi, yung misa natin at yung anointing of oil for the sick. So, sa tulong ni San Martin de Porres at ang mahal na Berena Lourdes, ay patuloy nating idulog ito sa harapan ng buong nakapag. Pangalawa, ay kahapon ay nagkataon na inanyahan ako na magmisa sa Southwoods kasi yung pare nila ay mayroong emergency lawang. So, pagdating ko sa Southwoods para magmisa ng kasal kasi yung ikakasal pa rin na rito, yung lalaki. So, parang piano. Hindi ko naman mayalis na gusto ninyo na magpakasal sa magandang simbahan. Pero sa atin po, ay ayusin natin yung ating simbahan. Kaya nga po, na kahit papano yung mapaganda natin yung ating simbahan. Well, hindi natin ikukumpit naman yung simbahan natin sa simbahan ng Santo Niño de Cebu. Pero at least ay pagandahin natin na maging mas presentable para po sa pagdiriwang din natin ng mga sakramento katulad ng sa kasal. Para din po may sayos. Hindi naman kinakailangan ng malaking simbahan. Kinakailangan lang ay medyo maayos. Kasi mahirap naman yung masyadong malaking simbahan tapos kakaunti kayo. Kakalog-kalog kayo. So, kung tusin po ay tama lang itong laki ng simbahan natin. Ayusin lang natin. So, isa po rito, edi yung ating flooring. Yun yung ating ngayon binibigyan ng pansin. Siguro unti-unti. So, tayo po ay nagpapasalamat sa mga nagbigay, si Armando Peramil, isa, anonymous, apat. So, lima. 134 plus 5, meron na tayong 139 tiles. Medyo malaki-laki pa po yung bubunuin natin. Pero, pag sumikapan po natin yung panalangin para po sa gawain natin. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and ask for God's blessing. Forever blessing, let your response be, Amen. May Almighty God bless you in His kindness and pour out saving wisdom upon you. Amen. May He nourish you always with the teachings of the faith and make you persevere
in holy deeds. Amen. May he turn your steps toward himself and show you the path of charity and peace. Amen. May the blessings of my God be with you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of God made man. Thanks be to God.